Nanay, tatay, kapuso, dyan ka lang ang Kim at may mga balita tayo. Noong last week, si Julian San Jose ay nagpaalam na po sa Maria Clara in a dramatic death scene. Nakita mo yun, yes. Di ba? I spoke to Direk Zig today at sabi nga niya, sabi ko, Zig, gaano ba kahusay si Julian? Ganda ng kwento niya. In the beginning daw, ang daming nagdududa sa kakayanan ni Julian. Kaya underdogs win in the end. Pero sabi ni Zig at ni Direk Pam, sabi nga ni Zig, hindi raw dumadating si Julian San Jose sa set na walang baon. Determinado. At she works hard. Pero laging may baon sa eksena. But the pivot, kung saan daw talaga lahat sila ay namangha sa talent ni Julian was when she sang Ave Maria. So congratulations, Julian, and we are looking forward to future projects starring Julian San Jose. Yan po ang ating una, that's True Talk. Pangalawa po, punta naman tayo sa Amerika. Rihanna, noong isang araw po ay ginanap ang Super Bowl halftime show, the performance of Rihanna, kung saan ipinakita niya po yung kanyang baby bump. Yes, Riri, talagang parang kami yung best friends. Riri is pregnant. Buntis po si Rihanna and good news po ito sa kanyang mga kaibigan at sa maraming matagahanga ni Rihanna around the world. And that includes me. Pangatlo po, ang buong industriya ay nagluluksa. At tayo nakikiramay sa kanilang, sa kanyang pamilya. Pumanaw po ang dakilang nobelista na si Luwalhati Bautista. Mula sa kanyang mga libro, nabuhay po ang mga pelikulang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa at Ang Dekada 70. Both movies featured the great, of course, Vilma Santos. Na kasama po natin bukas dito sa Fast Talk with Boy Abunda live. Naalala ko po ang sinabi niya ng Yumaong Luwalhati Bautista tungkol kay Vilma Santos. She's a kind of actress daw na pinapasok talaga yung role using her pain and experiences. The character story becomes her. Napakagandang mga salitang binitawan po ng dakilang Luwalhati Bautista tungkol kay Vilma Santos, who is our guest tomorrow dito po sa Fast Talk with Boy Abunda.